What's up mga kapaiters? Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. At ibali sa video ito mga kapaiters, update tayo sa ating ginagawa dito. Ibali nandito ka na kami sa roof deck at kabilyada kami mga kapaiters. Sama-sama tayo dito sa aming ginagawa mga kapaiters. Update lang tayo ngayon sa aming project dito sa Cebu City. At intro muna tayo mga kapaiters. So mga kapaiters, dito na kami sa roof deck. Ibali nagkabilyada na kami, tapos na kami naka paglagay ng mga runner or bottom sa ating mga biga or beam. Kibali sa ngayon, tatapusan namin yan pag kabilyada yung sa may canopy banda yan, kibali canopy yan. So yung update sa ating ginagawa dito sa ating project mga kapaiters yan, kibali ito yung ating kabilyada reinforcement of beam dito sa ating roof deck. Kibali roof deck na to mga kapaiters dahil yung ganyan sa dyan sa baba, second floor yan. Kibali last na ito. Kibali roof deck. Kibali magtanim pa may dito ng mga kulom para sa ating parapit. Dito may kulom pa tayo dito. Itatanim na lang namin mga kapaiters dahil mag-reduce na tayo ng kulom. Maliit na ang yung kulom natin or poste dito ilagay para na yun sa ating parapit. Kasi may parapit tayo paikot dito. Yan, ito yung forma sa ating kabilyada dito sa ating roof deck mga kapaiters. Kibali ito kulom yan. Yan kulom yan. Did in na yung kabilyada natin dito. Ginawa ko dito, kailangang naka-L tayo dito, naka-eskwala. Yung eskwala natin, iniipit natin yung ating main bar sa ating beam. Yan, kailangan nakaipit yan para mas matibay siya. Yan, naka-eskwala yan mga kapaiters. Riha yan doon kada puste. Yon, ito yung puste natin, kailangan nakalock yung L natin dito, yung dulo sa ating kabilya sa ating puste. Yan, ilock natin dito sa ating minbar sa ating biga or beam. Yun na lang yung kabilyahan namin mga kapaiters, so yung beam sa canopy. Maliit yung beam natin dyan, 25 by 30 lang yung beam natin dito, 40 by 40 yan ang spacing sa ating mga ties dito mga kapaiters, galing dito sa kanto sa ating kulom. 5 tag 5 cm, 1, 2, 3, 4, 5 tag 5 cm at sunod na naman 10 cm na yung kasunod, lalong lalo na dito sa mga splicing natin sa ating kabilya sa ating bottom bars. May mga splicing tayo, kailangan 10 cm yung distansya sa ating mga ties. Yun, bawat kanto mga kapaiters kailangan may 5 cm tayo para matibay siya. Bali maglagay pa kami dito ng extra bar. May mga extra bar pa nating ilagay dito. Kibali sunod araw mga kapaiters, magsahig na tayo dito sa slab. Nakumpisa na kami dito paglagay ng mga U-jack or U-head para sa ating pingga sa ating slab. Yung mga luma ating gamit. Yan, ito yun mga kapaiters. Bababa tayo mga kapaiters para i-share natin sa inyo paano natin kinukuha yung elevation.
Yun, sa pagkuha natin ng elevation dito, kailangan may marking tayo sa bawat poste, kada poste. Ito yung nakasanayan kong gawin kung saan ako may trabaho dito sa construction, mga kapiters, pag maggawa kami ng building or bahay. Kailangan may reference tayo, marking tayo dito. Naka-offset yan doon. Galing dyan sa flooring hanggang dito, 1 meter yan. Yun yung standard na offset natin. Reference yan, mga kapiters, reference. Ito yung kinukuha nating reference, ayan. 1 meter yan. Kung halimbawa, ang elevation sa ating kibali dito sa aming ginagawa, 300 cm or 3 meters yung height. Top dito at top doon sa ating flooring sa ating roof deck. Kibali, magbawas lang tayo ng 40, mga kapiters. Galing dyan, 40. Dahil 40 yung ating biga, dito na tayo magkuha para libilado lahat ang ating mga biga. Kaya importante yung ating mga marking dyan. Yan. Yung may kulay pula sa poste. Naka-importante yan dito para pantay or libil ang ating mga biga at libil din ang ating flooring sa ating slab, sa ating roof deck. Yun, yan lang tekniko dito, mga kapiters. Hindi ito mawala sa akin kasi ito yung reference ko para pang elevation yan. Maraming dala niyan, elevation sa flooring, sa beam, at elevation din pag mag tiles na tayo. Yan, dahil dito tayo mag kuha ng reference sa ating marking dyan. Dito naman sa ating scaffold, mga kapiters, ginagamitan namin dito ng mga special scaffold. Yan, ito yung mga bracket niya, tinatawag na bracket, para ito sa beam. Lagay na lang tayo dyan ng pingga na aluma, tapos runner na aluma para mapagpakuan sa ating runner, sa ating sahig sa beam. Ito yung mga special scaffold na gamit namin. Yan, ito yung bracket, mga kapiters. Yan, kung tatawagin namin dito, shotgun. At ito namang poste na ito, para na to sa slab. Mas madali ito kaysa ano, tubo, mga GI pipe na gawing scaffold or X-frame. Mas madali ito dahil magtayo ka lang dito ng poste, lagyan mo ng bracket dito sa gilid para sa beam. At ito naman, yan, lagyan lang namin ng U-jack yan or U-head yan, para na yan sa ating slab. Tulad nito, mga kapiters, oh, yan, kapag install kami ng para sa ating slab ito. Yan, maglagay na lang tayo ng aluma dyan. Yun, ibali sa ngayon, kailangan tatapusin namin yan pag kabilyada sa ating mga beam, para sunod araw makapag sahig na tayo dito sa ating slab, sa ating roof deck. Yan, kibali dito, mga kapiters, so pining yan sa hagdan. Yan, pining yan. Grabing init. Yun, yung mga kapiters natin. So, mga kapiters, ito lang muna yung update sa ating ginagawa dito. At salamat sa panonood. God bless at shout out sa lahat ng mga subscriber at supporters ko. Maraming salamat sa inyo. Malapit na tayo magkapira dito, dahil makabiling na tayo dito. Salamat, mga kapiters. Bye-bye. God bless ating lahat.